Hello mga ka-farmer. Ngayong araw po ay kukuha po kami ng mga pantanim, ng mga cuttings po, ng kawayang bayog at kawayang tinik. So bago po kami magpatuloy ay mag-i-intro po muna tayo. Nandito po kami ngayon sa Barangay Sunrise, San Fernando, La Union, para manguha po ng mga cuttings. So ito pong nakikita ninyo, ito po yung ilog po na matatagpuan po dito sa Barangay Kabaruan, Barangay Tangki. Ito po ay ilog na po, papunta na po ng dagat. Ito po ay mga puno po ng kawayang tinik or siitan po sa aming mga Ilocano. Dito po kukuha ng mga cuttings. So mahirap lang po kumuha ng mga cuttings po dito dahil masyado pong matinik at masukal po yung puno po ng kawayan na ito. So ang titignan or kukuhanin po namin ngayon ay yung mga sanga na may mga nodes. Yung mga sinasabing nodes ay doon po lumalabas yung suhi or yung ugat po ng puno po ng kawayan. So yun po yung kukunin po namin ngayong umaga. Ang kakailanganin po natin para makakuha po tayo ng mga cuttings o yung mga puno po na kaya po nating kuhanin na may mga ugat ay kailangan natin ng itak, tapos ng lagari. So yun lang po yung kailangan natin. Mag-umpisa na po tayong manguha ng itatanim po nating mga kawayang tinik. So ayan po, kailangan po nating tignan yung mga sanga po ng kawayan or puno po ng kawayan na madali lang pong makuha para hindi po tayo mahirapan. Do me.
Ito pong kinukuha natin ngayon ay hindi na po ito cuttings, ito ay pinakapuno na po ng kawayan. Ito po ay mas mabilis na pong tumubo dahil may mga ugat na. Ang gagawin lang natin dito ay itatanim na lang po natin. Pero pag gusto nyong siguradong mabuhay ay mas maigi pong ilagay po muna natin sa isang seedling bag para doon po natin alagaan hanggang sa lumabas po yung kanyang mga ugat at mga suhi po. Sa ganun pong pamamaraan ay mas makakasigurado po tayong mabubuhay po yung itatanim po nating puno po ng kawayan. So yung mga kinukuha po nating mga cuttings dito sa mga kawayang tinik o sa mga kawayang bayog ay yung tinatawag pong propagules. Yun lang po yung pwede nating kuhanin. Ang ibig po sabihin ng propagules at ang character po nito, ito po yung sanga ng mga kawayan kung saan may mga ugat po na lumalabas po dito. So yung ugat po na yun, pagka nailagay na po sa lupa ay mai-stimulate po na magtuloy-tuloy. Yung iba po ang ginagawa po nila ay nag-a-apply po sila ng rooting hormone para mas mapabilis po yung paglabas po ng mga ugat. So yun po, may mga iba't ibang technique po tayo or pamamaraan para mas mabilis po yung paglabas po ng mga ugat po ng mga propagules o yung mga cuttings po na tinatawag. Ito po ay kawayang bayog. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pagkakaiba po ng kawayang bayog sa kawayang tinik, yung kawayang bayog po ay mas makapal po yung kanyang laman. Halos wala po siyang butas sa gitna. Ito po ay usually ginagamit bilang mga poste dahil nga po sa mas makakapal po yung kanyang mga puno. Samantalang yung kawayang tinik naman or yung siitan sa aming mga Ilocano, ito po ay yung laman po niya or katawan po niya ay mas manipis lang po. Ito po yung ginagamit sa paggawa po ng mga kubo, mga kulungan po ng mga alaga nating mga manok, mga baboy, at ginagawa rin pong mga furnitures o kaya pwede rin gawing bakod. Kaya ko po napag-isipan na magtanim din ng mga kawayan, lalo na po itong dalawang variety na ito, itong kawayang tinik o kaya at kawayang siitan or kawayang bayog, ay para hindi na po ako maghanap pa or bumili pa sa iba. Kung kailangan kong gumawa ng mga proyekto na nangangailangan ng poste o kaya nangangailangan ng kawayan. So sa pamamagitan din ng pagtatanim natin ng mga kawayan sa ating mga lupain, lalo na po sa mga area po na medyo natitibag po yung parte ng lupa natin or gumuguho or sa tabi ng mga ilog, para ma-prevent po natin yung soil erosion na sinasabi ay napakaigi po yung paglalagay o pagtatanim po ng mga kawayan sa mga lugar na yon para maiwasan po natin yung soil erosion. Marami pong gamit ang kawayan, hindi lang po sa ating mga proyekto. Pwede rin pong masarap din po siyang pang-ulam, yung labong or bamboo shoots na tinatawag.
So maraming gamit po ang kawayan. So ina-advise ko po sa mga kagaya ko na mahilig magtanim na itry nyo rin po na magtanim po ng mga kawayan sa inyo pong mga lupain or mga farm. Sa mga iba po na nagsasabing hindi maganda po yung pagtatanim ng mga kawayan dahil pwedeng pamugaran daw po ng mga bayawak o mga ahas, ako po ang sagot ko po dyan ay kung lagi po ninyong nililinisan yung lagi ninyong tinatanggalan ng mga sanga na nagsisilbing pamugaran po ng mga bayawak o mga ahas ay hindi po magkakaroon ng ahas dyan. Kung lagi nating tinatanggalan, lagi tayo nagpruprun ng mga sanga para lagi pong malinis at hindi po magiging masukal po yung puno po ng ating mga puno ng kawayan. Eh pag pinabayaan po natin yan na naging masukal at punong-puno po ng mga dahon, ng mga sanga, ay sigurado pong pamumugaran po yan ng mga ahas. So marami na po akong mga nakitang mga kaibigan o mga kapitbahay na mismo po yung mga puno po ng mga kawayan nila ay nasa tabi lang po ng kanilang mga bahay. So maganda nga yung nasa tabi ng mga bahay eh, kasi nga nagsisilbing lilim, parang may libreng ano ka na, may libreng electric fan or aircon ka na. Kasi ang lamig-lamig nung ano mo, ng surroundings mo pagka may mga puno ka ng kawayan. So madami po, huwag po kayong mawalan po ng ibig ko sabihin na huwag po kayong ma-discourage sa mga taong nagsasabing mahirap magtanim ng mga kawayan dahil pamumugaran ng mga bayawak o mga ahas. Ay, huwag po kayong papaniwala sa mga sabi-sabing ganun dahil pwede po naman nating maiwasan yung bagay na yon. Yung sabi ko nga kanina ay regular po tayong maglilinis para hindi po maging masukal po yung mga puno po ng ating mga kawayan. Sana po ay nakapagbigay sa inyo itong maikling video na ito ng kunting kaalaman at inspirasyon. Kayo rin po ay magtanim po ng mga puno ng kawayan.